Hi guys, so ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin yung differences nitong Cyma M4 CQB natin versus Jinming M4A1, yung Gen 8 na tinatawag. So marami kasi nagtatanong bakit mas mahal si Cyma versus itong si Jinming, kasi ito 3.5 while ito 4.7. So simulan natin sa material. So for the material, si Jinming is made out of ABS plastic. So, mas manipis yung material na ginamit, basically. Versus itong si Cyma, nylon construction. So, mas makapal, pero parehas naman silang plastic. Pero, yun nga, sa material, syempre, mas mahal yung material, mas mahal yung magiging blaster natin. So, yun yung una. Pangalawa, sa firing modes, si Cyma, meron siyang semi or yung single, and then full auto. While si Jinming, decorative lang yung nakasulat dito na semi. So, kahit nakatapat siya sa semi, kahit nakatapat sa auto, full auto lang yan. So, wala siyang semi mode, which a lot of people are interested in. Kasi ayaw nila na laging naka-full auto kasi first, ang bilis maubos ng gel balls mo, diba? Plus, ayun, pag gusto nila parang plinking-plinking lang, mga ganun. So, they prefer na merong semi mode. So, yun yung lamang ni Cyma. Next, magazine prime. So, ano ba yung magazine prime? Yun yung kapag nakapasok tong magazine natin, sa airsoft kasi parang yun yung kamot system nila. So, kapag inon natin to, kapag finire natin, magda-dry firing siya. Meaning, walang lalabas na gel balls. Nang siguro, minsan 5 up to 10 shots, walang gels na lumalabas. Unlike kapag itong si Cyma, pin-rime natin siya. So, hilain lang natin tong charging handle. Wala tong battery ngayon. So, hilain lang natin to. Tapos, ipaprime niya. So, yung motor dito, gagalaw na siya. Aakyat niya na yung gel balls dito. So, sa una, minsan pangalawang fire natin, ready na yung gel balls natin na lumabas. So, yun yung another difference nila. Next is modability. So, internally, parehas naman silang madaling ma-modify. Parehas silang upgradable. For the exception na yung parts ni Cyma is mas mahal. Like, for example, yung gears, SHS na 18:1 gear ratio yung compatible dito. If I'm not mistaken, nasa 850, 950 yung price nun. Versus 350 lang yung metal gears neto ni Jinming. Kasi, in general talaga, si Jinming kasi, masa, kumbaga, talaga yung target market niya. So, mas mura talaga siya. Tapos, out of the box, usually, nagsasama siya ng, kagaya neto, green ata to, or red dot. Laging may kasama na. Kasi, yun nga, gusto niyang mag-appeal dun sa masa. Kaya, sinasamahan niya lagi ng attachments. Pero, kunyari, kagaya neto, dummy lang naman siya. Wala siyang actual magnification. Meron lang siyang ilaw dito. Pero, yun, basically, hindi naman siya na-adjust, ganun. Kumbaga, design lang siya, ganun. Decorative lang. Versus si Cyma, ayaw niya kasing maglagay ng attachments para lang masabi na meron siyang attachments. So, hindi siya naglalagay unless sure siya na quality. Kaya most of the time, kung mapapansin nyo, wala siyang mga kasamang attachments talaga, out of the box. Except for this model, ang kasama niya, hindi naman siya attachment technically, pero meron siyang kasama na hop-up. Pakita ko lang siya. So, ito yung hop-up niya. Para saan ba yung hop-up? Nilalagay siya doon sa dulo ng muzzle to increase yung effective range ng blaster natin. So, meaning, mas malayo yung mararating ng gel balls natin. Plus, nakakatulong din siya sa accuracy. So, meron siyang kasamang maliit na Allen key para ma-adjust nyo siya, kumbaga matimpla nyo sa outcome na gusto nyong makuha. Tapos, next na pinagkaiba. So, well, yon, internally, parehas upgradable. Externally, parehas ding upgradable. Pero sa handguard, ito si Jinming, kailangan man ng adapter kasi hindi siya standard. So, ito kasi, tina-twist, tas hila. So, hindi siya threaded. Sarili niya yung design. So, isa lang ata, so far pa lang yung nakikita ko na plug and play for this model.
Tapos, wala rin siyang outer barrel, inner barrel nylon. Same lang naman sila ni Cyma. Tapos yun nga, kailangan nyo ng adapter muna. Tapos, kakabit nyo yun dito. Paglagay nyo ng adapter, kailangan nyo rin lagyan ng outer barrel kung magpapalit kayo ng aftermarket na handguard. Kasi pag naglagay kayo ng handguard, wala naman kayong outer barrel, wala kayong pagkakabitan ng muzzle. Unless, marunong kayo mag-DIY talaga, magawan nyo ng paraan na may muzzle dito. Or like, pwede nyo lagyan ng hop-up, tapos snug fit na muzzle or something. Pero, yun, hindi, kumbaga hindi standard, ganun, sa madaling sabi. Versus si, ano natin, ah, by the way, ito, snug fit din siya, hindi rin siya threaded. So, ganyan lang siya, kinakabit lang. Versus si Cyma. So, si Cyma naman, standard, naka-delta ring. 35mm yata to, yung standard na thread niya. So, yung mga aftermarket na parts, like sa airsoft, yung mga handguard, plug and play na lang, basta may thread. So, tatanggalin nyo lang tong delta ring, kabit yung new handguard. Tapos, ito rin sa muzzle natin, threaded din, 14mm naman, standard din yun. 14mm counterclockwise or reverse thread na tinatawag. So, pag tinanggal nyo to, pwede nyo na siyang lagyan ng mga aftermarket na suppressor or whatever yung gusto nyo ilagay dito. Pwede rin tracer kung ganun yung gusto nyo. Tapos, sa buttstock naman, parehas lang sila, actually interchangeable yan. Important to note na itong si Cyma, medyo malaki yung kinakain ng ano niya dito. Parang may something to hanggang dito, yung tornilyo. So, hindi kasha yung standard na 7.4 battery sa buffer tube. That's why itong model na to, ang lalagyan na niya actually ng battery is ito. Nandito sa buttstock. Dalawa kasha. Pwede mo ilagay kung may extra ka. Unlike dito kay, ano natin, kay Jinming, kasha dito. Yung standard. Pero that's not a problem naman kasi pwede mo naman magawa ng paraan if ever. Basically, high-end kasi talaga siya. Yun yung madaling explanation. Talagang ito kasi, pangmasa, budget, ito is far superior talaga yung quality niya. Kumbaga, investment talaga siya. Although ito naman kasi basta marunong ka naman mag-maintain tas in-upgrade mo, magtatagal din talaga to eh. And kagandahan, pareha sila. If ever masira, meron tayong mga spare parts na nabibili online. So, it's not a problem. So, ayun. Ito na rin yung tan version. Wala lang, gusto ko lang. So, ayan. Meron din tayong tan version ng M4. So, size, hindi naman sila nagkakalayo. Parang magka-size lang sila. So, ayun. Thank you so much guys for watching.